another concerned video po, ang sabi niya is, "Ma'am, kabaliktara naman po ang akin. Masyado po akong matagal labasan. Any advice or techniques naman po?" Alam niyo guys, marami na akong nakuhang mga message and request tungkol dito. Ano ba yung mga paghahanda na dapat mong gawin bago ka makipagtalik dun sa partner mo para mabilis kang makatapos? Number one dyan, iwasan mong mag-solo play or mag-sarili. Lalo na kung may partner ka naman, dun sa iba, okay ito. Lalo na kapag mabilis silang makatapos. Pero sa iba naman, ay opposite. Pero sa mga matatagal makatapos tulad mo, kinakailangan na iwasan mo to or ilimit mo ito. Kasi pag ginawa mo yan beforehand, so ang mangyayari, magdi-decrease yung libido mo. So dun ka lang dapat lagi mag-ready pag kasama mo yung partner mo. Pangalawa, bawasan ang alak, sigarilyo, or drugs, yung mga matataas na klase ng gamot na tinitake ninyo. Yung mga yan ay nakakabawas ng sensation. Hindi mo ma-experience yung fully sensation, instead, mas magiging mahirap to. So, iwasan po ang madalas na pag-inom at paninigarilyo. Another thing, when it's time, make sure your head is in the game. Anong ibig sabihin ko po? Kapag alam nyo na may gagawin kayo ng partner mo, dun lang dapat nakalaan ang isip mo. Hindi ka yung, ay, kailangan matapos ako in 5 minutes kasi papasok pa ako sa trabaho. Mangyayari, instead na nakafocus ka doon sa lovemaking ninyo, parang fireworks na yung isip mo kung saan-saan na yung inaalala mo. So, hindi nakakatulong yan para makatapos ka ng mabilis. Remember guys, ang brain natin ang pinakamalaking sex organ dahil dyan nagmumula lahat ng desire natin. Very important na dapat hindi ka distracted. Otherwise, madi-disengage ka doon sa ginagawa nyo, doon sa practice ninyo, doon sa lovemaking ninyo. Another thing, try different position. Kasi pag paulit-ulit yung ginagawa mo doon sa partner mo or kaya pag nagsosolo ka, magiging boring yan. Yan yung isa sa dahilan kung bakit matagal kang makakatapos and lack of sensation. For example, kung mahilig ka magsolo, tapos nakahiga ka lang sa kama kapag ginagawa mo yun. Nagtataka ka ngayon, dati-dati naman nakakatapos ko or mabilis, pero bakit ngayon hindi na? Or sobrang bagal na nahihirapan ka na makaisa. So, baguhin mo yung position mo na yun. Pumunta ka sa chair, dun mo gawin yan. Kung kasama mo naman yung partner mo, kung nasanay kayo lang nakahiga, this time naman, gawin nyo yung nakatayo. Kung nasanay kayo nang nasa ibabaw siya, this time, gawin mo naman yung nasa ilalim siya. Yung mga gano'n na pag-change ng position ay malaking tulong para magkaroon ng new sensation and exciting turn of events. And also, try different motion. For example, nasanay ka na mabilis. Mabilis kang umaayuda sa kanya. So, this time, bagalan mo then pabilis ng pabilis. That way, makakatulong to para mas madagdagan pa yung sensation mo. Or vice versa. Kung nasanay ka ng mabilis, ngayon naman, pabagalin mo. Kung nasanay ka ng mabagal, ngayon naman, paunti-untiin mong pabilisin. Bukod sa nadadagdagan yung excitement mo, na-excite din yung partner mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, stimulate different areas. Anong ibig kong sabihin dito? Madalas nakapokus lang tayo dun sa below the belt, kung ano yung nasa baba ng belt natin. Hindi na tayo nakakapunta dun sa ibang parte ng katawan natin. Okay, the human body is covered with erogenous zone or mga sensitive areas na pwedeng mag-provide ng satisfaction na sensation. For example, habang niroromansa mo si Mrs., ano, laruin mo din, sabayan mo din siya, nalaruin mo din yung ibang sensitive part ng katawan mo na hindi pa napupuntahan ng partner mo. Last one, prostate. Alam nyo ba guys na minsan ang tawag dyan ay ang male G-spot? Maaring hindi pa alam ng iba ito sa inyo. Meron din naman tsak na nakakaalam na nito. Stimulating your prostate ay makakatulong para mas mabilis kang makatapos with your partner or nagsosolo ka. You just have to know how to do it. Hindi ko pwedeng ma-elaborate dito lahat kasi baka mas strike tayo ni YouTube. Bigyan ko lang kayo ng konting hint
For example, you and your partner, kailangan nyo kasing magkatuwang dito, no? Kung hindi mo pa alam to, kailangan mo ng tulong niya. So, kailangan i-massage mo yan or i-massage nung partner mo. Saan yun? Ano yun? Paano malalaman yun? Yung anus mo at yung perineum mo, ano yun? For example, ito yung iyong anus. Then, sa taas niyan, tama ba yung drawing ko? Or baliktad, dito yung iyong balls. Yung pagitan nitong balls at iyong anus, yan yung perineum. Andiyan yung sensitive. So, kailangan i-massage nyo yan ng dahan-dahan. Pwedeng ikaw ang gumawa nito or pwedeng ipagawa mo doon sa partner mo. Iganong-ganon nyo lang yan. Ganong-ganon nyo lang dito sa taas, doon sa may balls, dito sa may anus, doon sa may lubot, sa puwet. So, kayan, iganong-ganon nyo lang. Rub and massage gently. Now, kapag kung komportable ka naman na medyo ipasok yung finger mo, well, pwede niyong pag-usapan yan. Pwede mong ipagawa sa kanya, magpatulong ka sa kanya. Pero make sure lang na payag kayo pareho. Kasi baka mawirduhan siya sa'yo. At kapag pumayag naman siya at komportable na kayo, lagyan mo to ng ano, tawag dito, yung lube. Para maiwasan yung discomfort. Kasi hindi naman kasi naglulubricate yan. Kaya magaspang yan, tapos mahirap makapasok. So, kung may lube, mas madali. So, kapag komportable na kayo, pwede na ninyong i-increase yung speed hanggang sa matapos ka. Okay, enough for that. So, pag komportable ka, pwede mong gawin yan. Pag hindi, huwag mong gagawin. Pag ayaw ng partner mo, huwag mong gagawin kasi baka mawirduhan siya sa'yo. So, what I'm trying to say is, try something new. Position, motion, speed, para hindi kayo ma-bored. Nandun palagi yung excitement. Very important na nag-e-enjoy kayo pareho. At hindi pare-pareho yung palagi ninyong ginagawa. So again, communication na naman ang palaging nangunguna na pinaka-importante. So kahit sa anong aspeto ng relasyon, kahit na ganitong gawain man, importanteng nakikipag-usap tayo ng totoo sa mga partner natin. Open communication and deep conversation ay isa sa pinaka-foundation na magtatagal ang relasyon nyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan nyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!